Hello guys! Welcome back to the vlog again. This is Ron for RonSantos TV. As promised, dun sa previous videos natin, gagawa naman tayo ngayon ng cologne. Tuturuan ko naman kayo kung paano nga ba gumawa ng EDC or cologne. By the way, ano nga ba ang cologne? Here we go! Flash ko dito sa screen ng ating basic formulation in making perfume or fragrance formulations, okay? And makikita nyo dyan, highlighted in yellow, eau de cologne. Ano nga ba yung mga raw materials na kailangan mo in making cologne? At ilan nga ba yung percentage ng fragrance oil concentration na kailangan mo in making cologne or EDC? Matatawag mong isang EDC or cologne ng isang pabango kapag meron siyang 3 to 8% of fragrance oil. Kapag mas mataas sa 8%, EDT na siya or eau-de-toilette. Kagaya ng mga previous videos natin on how to make perfume, papakita ko sa inyo isa-isa yung ating mga raw materials at mga tools na kailangan natin. First off, sa raw materials, kailangan natin ng ating DPG or dipropylene glycol. Ilang beses ko lang din na i-discuss sa inyo kung ano nga ba ang DPG, like kung ano ba ang gamit niya. Next is our fixative. This is a liquid fixative. Next natin kailangan ay ang ating distilled water. Again, pag maglalagay tayo ng water sa ating perfume or sa cologne, kailangan natin ay distilled water. And next natin is ang ating perfume grade alcohol. Yeah. And ang pinaka-importante sa lahat is ang ating fragrance oil. By the way, thank you so much again, Eurofragrance, sa mga fragrance oil na pinadala niyo sa amin. So gagamit tayo ng isa dito. Yan. Yung pambabae yung gagawin natin, yung per women yung gagawin natin kasi para sa mga babae dito sa bahay yung gagawin ko. So yan. Next, proceed naman tayo sa mga tools na gagamitin natin. From our previous vlog, ishinare ko sa inyo kung saan nga ba tayo pwedeng bumili ng mga tools na gagamitin natin or magagamit natin when it comes to perfume making. And ishinare ko sa inyo ang agap laboratories na located in Parañaque. Again, ishishare ko dito sa screen at saka sa description down below on how you can get a hold of them, especially Miss Angel kasi sobrang approachable niya. Thank you so much again, Miss Angel. And they are basically a medical supplier or medical equipment supplier. Ito yung mga tools na kailangan natin in this video or in making cologne. We need a beaker. Alam niyo naman kung anong beaker. We also need graduated cylinder. We will also use a funnel. This is a glass funnel, by the way. Gagamit din tayo ng Erlenmeyer flask. At syempre, ang ating steering rack. Kakailanganin din natin ng amber bottle. Again, ang amber bottle, gagamitin natin sa pag-age ng perfume natin. Bakit nga ba amber bottle? Kasi marami pa rin akong question na nakikita sa comment section kung kailangan ba daw talaga ng amber bottle. Ginagamit natin to kasi kaya niyang i-deflect yung mga light, di ba? Iniiwasan kasi natin na masira yung quality ng perfume natin while it's aging. Now, kung wala tayong mga amber bottle or kung wala tayo talagang mabilhan ng amber bottle, pwede tayong gumamit ng kahit anong bottle na merong plastic cup or kahit anong takip na pwede mong ilagay sa kanya. Let's say for example, yung sa wine, pwede mong gamitin yon. Yung sa GSM Blue, pwede mong gamitin din yon. Now, paano yon? Transparent siya. Pwede kang gumamit ng paper or yung mga newspaper para i-cover niya, para i-cover siya at i-plastic mo siya. Then i-tape mong mabuti yung lid niya o yung top niya, yung cup niya para ma-make sure mo na walang light na magde-deflect sa kanya. Okay? That's pretty much it. So let's get started in perfume making.
We are making 200 ml of cologne or EDC, and let's get started with PGA or perfume grade alcohol. Meron na akong prepare dito na naka-measure na siya. This is basically 65% of 200 ml or 130 ml ng 200 ml. Next to this is our DPG or dipropylene glycol. So dipropylene glycol naman, 4% to ng 200 ml or 8 ml siya ng 200 ml. Pagka-measure nga natin ng ating DPG, i-mix lang natin siya or ihalo lang natin sa ating PGA. I-pour lang natin dyan. And then next is our fixative. Sa fixative naman natin, we only need 1%. And that is 2 ml lang ng 200 ml. Make sure lang natin na tama yung ating measurement at hindi lang basta tinansya-tansya. Again, ihalo lang natin sa ating mixture. In this video, gagamitin natin yung fragrance oil na pinadala sa atin ng Eurofragrance. Sa previous videos natin, pinakita natin to. And gagamitin nga natin itong Kiss Serene. Sobrang bango nito, matamis yung amoy niya, medyo cottony, basta super sweet. And for this one, we only need 5%. Gagamit tayo ng 5% kasi nga cologne ito. Ang 5% ng 200 ml ay 10 ml. Yung isang bote na yan ay 10 ml. So yan lahat ang gagamitin natin. Tak lang natin dyan hanggang sa maubos. Last but not the least is our distilled water. Distilled water, we need 20% or 40 ml ng 200 ml. Bakit nga ba ganun kataas? Kasi ito yung magbabalanse sa tapang ng alcohol at saka sa ating fragrance oil. Bago natin ihalo ang distilled water, haluin natin ang ating mixture ng ating stirring rod from Agap Laboratories. In the beginning ng paghalo natin, makikita mo na medyo cloudy yung mixture. Pero sa bandang dulo nito, makikita mo na sobrang clear na siya at yan yung effect na nagagawa ng ating dipropylene glycol at fixative. Pagkatapos nating haluin ito using our stirring rod, isasalin naman natin ito sa ating Erlenmeyer flask para ilagay natin yung ating distilled water at mas mahalo pa natin siya ng mas mabuti at mas maging maganda yung quality ng ating product. And then finally, ilalagay na natin ang ating distilled water. Makikita mo talaga yung pagiging cloudy ng product pag nilagyan mo siya ng water. Pero tignan yung mabuti pagkatapos natin i-shake itong Erlenmeyer flask. Magiging sobrang clear nito. Pagkatapos na natin gawin ang actual product, gagawin naman natin itong aging process para mas maging maganda ang quality ng ating produkto. Again, isasalin lang natin dito yung mixture natin sa amber bottle na ito at i-store natin siya sa room temperature or pinaka-best sa loob ng fridge nyo. I recommend na i-age natin ang product natin bago gamitin within 3 to 7 days sa loob ng fridge or sa room temperature. Ito ay magdi-dictate or makakatulong para maging long-lasting ang pabango natin. Cologne man yan, EDC or UD Parfum. After the aging process ay pwede mo na itong isalin sa iyong mga perfume bottles. Pwede mo nang ibenta or gamitin. Thank you so much for watching! So, ganun lang kadali guys. Tapos na tayong gumawa ng cologne. Kung meron kang questions or kung meron kang gustong ipagawang mga videos, mag-comment ka lang sa baba. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na at hit mo na rin ang notification bell para laging updated sa mga upcoming vlogs natin. This has been Ron Santos for Ron Santos TV. You have a great day. Bye now guys.